ako si Danielle Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, oportunidad ng Maharlika Investment Fund binuksan ni PBBM sa 10th Asian Summit. Mga Pilipino sa Libya ligtas matapos tumama ang bagyo. DICT titiyaking magagamit ang National Digital ID bago matapos ang taon. DBM inanunsyo ang pamamahagi ng performance-based bonus sa mga kawanin ng pampublikong paaralan. Dole Central Visayas Wage Board inaprubahan ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Team Philippines aarangkada sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, upang maibsa ng estado ng mga utang ng pambansang pamahalaan, binuksan ni Pangulong Bongbong Marcos ang oportunidad sa Maharlika Investment Fund o MIF upang mahikayat na mag-invest ang ibang bansa sa Pilipinas. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay mula sa kanyang talumpati sa kamakailang 10th Asian Summit, Singapore, kung saan nilinaw niya ang potensyal ng Pilipinas upang punan ng investments sa mga infrastruktura at sa sektor ng enerhiya at agrikultura. Dagdag pa rito, tiniyak ng Pangulo na hindi makikilahok ang mga politiko sa mga operasyon dito, kung saan ang tanging mga professional fund managers lamang ang bahalang magproseso ng mga pangangailangan sa mga posibleng investments sa bansa. Samantala, hiniling ng transport groups ang taas singil sa pasahe, partikular ang provisional na dagdag pisong pasahe dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na inaasahang sisiyasati ng LTFRB. Tugon ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, nauunawaan ng ahensya ang tinataya ng transport groups subalit hindi ito maipapatupad ng agaran dahil sa posible nitong epekto sa ekonomiya ng bansa. Dagdag pa niya, bawat pagtaas ng pasahe ay may kaakibat na domino effect sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Gayunpaman, tinitiyak niya na susuriin nila kung kailan ang tamang panahon upang ipatupad ang taas pasahe sa publiko. Sa ibang balita naman, ayon sa DFA, walang Pilipinong naiulat na namatay o nasaktan sa baha sa Silangan, Libya dulot ng nakamamatay na bagyong tumama sa bansa nito kamakailan lang. Isinaad ni DFA spokesperson Ma Teresita Daza na mayroong hindi bababa sa 1,100 mga Pilipino sa Silangan, Libya at 90 sa kanila ay naninirahan sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Samantala, nakipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa Tripoli sa mga Filipino community leaders doon at patuloy nitong binabantayan ng iba pang developments. Nitong Miyerkules, 13 ng Setyembre, sinabi ng Office of Civil Defense o OCD na hindi pa sila nakakatanggap na maulat ng pagkamatay mula sa magnitude 6.4 na lindol na naganap sa Dalupiri Island sa bayan ng Kalayan-Cagayan noong Martes ng gabi. Samantala, isinaad din ang ahensya na 5 katao ang naiulat na nasugatan dahil sa gumuhong pader matapos ng nasabing lindol. Idinagdag din ito ng OCD Region 2 Cagayan Valley kasama ang Cagayan at Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Councils ay patuloy na nagmomonitor at nagsusuri sa sitwasyon habang naka-standby ang search and rescue teams. BSKE update, sinisiguro ng COMELEC na masasampahan ng kaso ang mga kandidato ng BSKE na sangkot sa premature campaigning bago pa sumapit ang halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kinakailangan na mayroong masampahan at madiskwalipika ang mga violators, mapaisaman o hihigit sa daan ng bilang. Kaugnay nito ang paglulunsad ng Task Force kontra EPAL kung saan nakapagtala ng higit kumulang na 470 kandidato na sangkot umano sa premature campaigning.
Upang masugpo ang mga anomalya sa illegal recruiting at paglaganap ng pekeng trabaho, ipinasara ng DMW ang isang maritime consultancy firm na nagpapatakbo nito. Alamin ang buong detalye mula kay Jade Buhoy. Noong kamakailan, ang mga opisina ng RTM Maritime Consultancy Services Corporation ay ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW dahil sa operasyon nitong nagpapalaganap ng pekeng trabaho at pagpapatakbo ng illegal recruitment schemes. Ang nasabing pagpapasara ay pinangunahan ni DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Cacdac kasama ang Migrant Workers Protection Bureau. Ayon kay Cacdac, ang nasabing pagpapasara ay kanilang aksyon upang wakasan ang mga hindi lisensyadong ahensya na nagpapanggap bilang consultancy firms upang ipagpatuloy ang panggagamit sa mga taong nagnanais magtrabaho abroad sa pamamagitan ng paghingi ng malaking halaga ng salapi. Base sa DMW, ang nasabing report ay galing sa email ng isang alias Ernesto na nag-report sa panggugoyo ng firm dahil pinagbayad siya ng higit sa 51,000 piso upang makapagtrabaho abroad bilang chef. Dahil dito, madaling inaksyonan ng DMW ang nasabing issue sa pagpapataw ng kaso sa illegal recruitment. Samantala, kanila ring hinikayat ang iba pang nabiktima ng nasabing firm sa pag-contact sa kanilang hotline 8721-0169 at kanilang official website at email. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, hindi pa rin inaasahang maging bagyo ang binabantayang low pressure area na tinitignan posibleng mawala na sa mga susunod na oras habang patuloy pa rin na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang habagat. Asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sokcergen at Barm. Susunod sa News Force. LTO nais magkaroon ng special law laban sa road rage. Dalawang drug suspect sa Parañaque City inaresto. DICT titiyaking magagamit ang National Digital ID bago matapos ang taon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang direktibang magdadagdag ng 2 taong extension sa Executive Order No. 4, Series of 2023 na magbibigay ng panahon para sa pagbabayad ng agraryong utang na mamagsasaka na kabilang sa agrarian reform beneficiaries. Ito ay matapos ipresenta ng Agrarian Reform Department ang Implementing Rules and Regulation o IRR ng Republic Act 11953 o New Agrarian Reform Emancipation Act na magbebenepisyo sa higit 100,000 magsasaka. Bukod pa rito, hinikayat ng Pangulo ang DAR kasamang iba pang ahensya na siguraduhin ang maayos na pagpapatupad ng IRR at tulungan ang mga magsasaka na mabawasan ang kanilang suliranin at mas magbenepisyo sa lupang kanilang sinasaka. Samantala, upang maisulong ang pagpapanatili sa likas na yaman ng bansa, pinangunahan ni Vice Presidente Sara Duterte ang Hawksbill Hatching sa lungsod ng Davao. Narito si Jade Buhoy para sa buong balita. Sa pakikipag-ugnayan sa Department of Environment and Natural Resources at mga pribadong kumpanya, pinangunahan ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagpapakawala ng mga Hawksbill Turtle sa Punta Dumalag, Davao City. Ang Hawksbill Turtle ay isa sa mga tinuturing critically endangered species ng sea turtle sa buong mundo at tanging isa lang sa 1,000 ang may posibilidad na lumaki. Kung kaya't minarapat ng bisig presidente na may ibahagi sa mga kabataan at pamayanan ang mga paraan upang pangalagaan ito.
Bukod pa riyan, layon din ang hawksbill hatching activity na panatilihin ang ecological preservation at biodiversity sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Paglulungsad ng National Digital ID sa bansa ang solusyong nais ng DICT matapos ang pagka-delay ng pag-i-issue ng pisikal na kopya ng Philippine Identification System ID. Narito ang ulat ni Francis Riodique. Mahigit 2 taon na ang nakalilipas mula nung ilunsad ang registration para sa Philippine Identification System o PhilSIS, ngunit hanggang ngayon ay marami pa rin ang umaalma sa pagkaantala ng pag-release ng National ID na ito. Sa isang press briefing sa Malacanang kamakailan lang, nais solusyonan ng Department of Information and Communications Technology o DICT kung paano makakagamit ng National ID kahit wala pa ang physical na kopya nito. Kaya naman ilulunsad ng ahensya ang National Digital ID na kaya ma-access sa mga mobile phones. Layo ng DICT na ma-release ang National Digital ID bago matapos ang taon, kung saan umabot na sa 80 milyong identities ang nakalap sa database. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, magiging posible ang planong ito kung malinis ang data na ibibigay ng Philippine Statistics Authority o PSA, kung kaya't magkakaroon ng access ang DICT sa lahat ng impormasyon upang magamit sa mobile platform. Dagdag pa niya, makakatulong din ang digitalization na ito upang mapadali ang mga transaksyon sa bansa, lalo na sa kakalunsad lang na e-gov application. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita naman dahil makakatanggap na ng performance-based bonus ang mga kawani sa elementarya at sekundaryang pampublikong paaralan. Ito'y ayon sa DBM. Narito ang buong balita. Matapos ilabas ng Department of Budget and Management o DBM ang 11.6 billion pesos na nakalaan para sa performance-based bonus o PBB, opisyal nang inanunsyo ng ahensya ang pamamahagi nito sa mga kawani ng pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya. Ayon sa DBM, ang pagkakaloob ng PBB ay base sa naging tagumpay ng Department of Education o DepEd sa fiscal year 2021. Dagdag pa nito na matapos ang naging pagsusuri ng DBM sa mga dokumento na isinumite ng DepEd noong Abril hanggang Agosto taong kasalukuyan, ay sa kanila inilabas ang Special Allotment Release Orders at ang Notice of Cash Allocations. Inihayag naman ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang pakikiisa ng departamento sa mga guro at ang kontribusyon nito sa bansa. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagtaas ng mga insidente sa road rage, nais ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II na magkaroon ng komprehensibong batas laban dito. Ito ang buong ulat. Ipinahayag ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang kanyang hangarin na magkaroon ng batas hinggil sa mga insidente ng road rage. Kasalukuyan namang inaaral na ng LTO ang pupwedeng ibigay ng mas mahigpit na parusa para sa mga sangkot dito, sapagkat ayon kay Mendoza, hindi umano mabigat ang mga parusang mayroon ng kasalukuyang batas. Paliwanag niya na limitado umano ang mga ito, kung kaya't nais niyang magkaroon ng special law na magkikilala sa penalty ng mga insidente sa road rage. Bilang tugon naman ng LTO sa mga ganitong pangyayari ay agad silang naglalabas ng show cause orders para sa mga driver, gaya na lamang sa kaso ni Wilfredo Gonzalez na nagkasa ng baril sa harap ng siklista. Para naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, mas mabibigyan ng proteksyon ng publiko sa paglikha ng special law na naglalayong maiwasan ang mga insidente ng road rage. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, matapos ang kamakailan lang na pangyayari sa bomb threat na naganap sa MRT3, nagbabala ang DOTR sa publiko na mahigpit ipinagbabawal ang bomb jokes sa bansa.
Anya ni DOTR Secretary Jaime Bautista, ang sinumang mapatunayan na may sala ay maaaring makulong at mabigyan ng multa. Kinumpirma naman ni Bautista na hoax lamang ang naganap na bomb threat sa MRT3. Ayon sa PIDEA, nitong nagdaang Miyerkules, 13 ng Setyembre, inaresto ng mga otoridad ang 2 drug suspect na nakuhanan ng Shabu na nagkakahalagang 136 na milyong piso sa Parañaque City. Isinaad ni PIDEA spokesperson Derry Careo na hawak ng mga suspect ang nasa 20 kilo ng Shabu na nakabalot sa Chinese tea bag at buy-bus money sa operasyong dakong 5 ng hapon sa Concorde Village sa Barangay Tambo. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Susunod sa News Post. Ilang mga tsuper sa QC nakantabay sa fuel subsidy ng gobyerno. Dole Central Visayas Wage Board inaprubahan ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. MMDA at PRA lumagda sa MOA ng Rojas Boulevard Promenade Project. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Alinsunod sa pagkakaroon ng greener, more vibrant at interconnected metropolis, plano ng MMDA sa pakikipagtulungan ng Philippine Reclamation Authority at Pasay City Local Government Unit na magtayo ng promenade project sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Tunghayan yan mula kay Princess Castro. Alinsunod sa groundbreaking ceremony ng Rojas Boulevard Promenade Project, nilagdaan na ng Metropolitan Manila Development Authority at Philippine Reclamation Authority ang Memorandum of Agreement para dito. Ang kasunduang ito ay para sa planong pagtatayo ng higit 1,000 ektarya ng linear park sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa lungsod ng Pasay mula sa corner ng EDSA hanggang Libertad Pumping Station. Sa ilalim ng proyekto ay magkakaroon ng mga bike at jogging paths, pet park, wellness plaza, rest areas at football pitch. Ayon kay MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes, ang Adapa Park project na ito ay parte ng urban renewal project ng ahensya para ipromote ang active lifestyle, mag-develop ng open spaces para sa mga taong nais magpahinga, mag-exercise at mag-banding kasama ang mahal sa buhay. It's just a kanal na naka-enclose. So wala ka naman pwedeng kayo na mataas dyan na structure. Kaya tayo nga ay nakapag-usap at nakapag-unayan sa PRA na siyang may-ari ng kanal na ito. It's a titled property. Para instead na ganyan lang siya, konkreto, ay malagyan natin ng amenities para magamit ng ating mga kapabayan as part. Dagdag pa ni Artes na ang lawak ng espasyo ng lugar ay angkop sa pag-develop ng isang parke. Ang promenade project na ito ay may kaukulang budget na 70 milyong piso kung saan ang construction fund ay magmumula sa MMDA habang makikipagtulungan naman ang ahensya sa gobyerno at sa lokal na pamahalaan ng Pasay para sa pondo ng maintenance nito. Kaugnay nito, naghahanap din ng oportunidad ang ahensya na makapag-develop rin ng mga parke sa Taguig, Maynila at Pasig. Samantala, inaasahan namang matatapos ang proyekto bago sumapit ang Kapaskuhan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod naman sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Wage Order sa Central Visayas noong 5 ng Setyembre, nagtakda ng pagtaas ng 33 piso sa arawang minimum na sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor at non-agriculture establishment.
Base sa pahayag ng DOLE, ang nasabing pagpapatupad ng pagtaas ng sahod ay naayon sa Wage Rationalization Act upang makasabay ang mga manggagawa sa patuloy na pagtaas ng bilihin sa bansa. Bukod pa riyan, sinisigurado rin ng ahensya na paiigtingin nila ang pagpapalaganap ng impormasyon ukol dito para maiwasan ang issue sa wage distortion. Samantala, bunsod ng linggo-linggong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, kabi-kabilaan din ang pag-aray ng mga tsuper at driver ng mga pampublikong sasakyan sa presyo ng gasolina, kaya naman abang-abang na rin ang ilan sa mga tsuper sa pagdating ng kanilang fuel subsidy mula sa pamahalaan. Ang buong ulat mula kay Princess Castro. Maya't maya na nga ang pagsilip sa mga bank account ng ilang mga tsuper sa Quezon City hinggil sa pagpasok ng pera mula sa kanilang ayuda sa fuel subsidy program na handog ng gobyerno. Ang fuel subsidy ay nagkakahalaga ng 6,500 piso, tulong pinansyal ng pamahalaan dulot sa maya't mayang pagtaas ng presyo ng krudo sa mga gasolinahan. Samantala, nasa 280,000 driver ng pampublikong sasakyan ang target na maabutan ng ayuda. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairperson Assistant Secretary Chopilo Guadis III, nakamakailan lang ay idineposit na ang pondo at nakadepende na sa bangko kung kailan ito may papamahagi sa kanila. Sa kabilang dako, ikinukonsidera na rin ng LTFRB ang pag-aproba sa provisional fare hike o ang hirit sa taas pasahe ng mga tsuper bago matapos ang taong ito. Kaugnay nito ay kukonsultahin din ng ahensya ang National Economic and Development Authority para sa magiging pinal na halaga ng dagdag singil sa pamasahe. Aniya, bagamat magiging pabor ito sa mga driver, binabalansi pa ng ahensya ang posibleng maging resulta nito sapagkat malaki rin ang magiging epekto nito sa ekonomiya, partikular na sa mga commuter. Samantala, patuloy pa rin pinag-aaralan ng LTFRB kung magkakaroon pa ng second wave ang fuel subsidy para sa mga PUV operator. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, tradisyonal na traslasyon prosesyon ng Birheng Penafrancia sa Naga City, muling dinagsan ng libo-libong deboto ngayong taon. Ang buong detalye mula kay Melvin Machado. Hindi mahulog ang karayom ang kapal ng mga debotong sumama sa tradisyonal na traslasyon prosesyon itong nakaraang Biyernes sa lungsod ng Naga, kaugnay ng pagdiriwang ng kapistahan ng Birheng Penafrancia. Tila bumalik na ang dating sigla ng mga deboto at mga Bicolano simula na magkaroon ng pandemya. Hindi rin alintana ng mga deboto ang mainit na kalagayan ng panahon. Maliban sa sumama sa prosesyon, ay matiyaga rin sila naghintay at nag-abang sa pagdaan ng imahe ng Divino Rostro at Birheng Penafrancia. Sa crowd estimate ng Joint Operations Center, umabot sa 950,000 katao ang sumama sa traslasyon prosesyon. Sa panig ng Naga City Police Office, walang naitalang malaking insidente na may kaugnayan sa nakaraang mga aktibidad. Matapos ang traslasyon prosesyon itong Biyernes, magkakasunod na ginanap naman sa Plaza Quezon ng lungsod ang kauna-unahang CTP, DRRM, MAPE at DBC, DLC and Majorettes Exhibition, habang nitong linggo ginanap naman ang Regional Majorettes, DBC and Band Exhibition. Dahil sa mga susunod pa mga aktibidad sa lungsod ng Naga, ay nanatiling naka red alert status ang Naga City Police Office kasama ang Augmentation Force na ipinadala ng PNP Regional Command ng Bicol. Mula sa Naga City sa Bicol, Melvin Machado, nag-uulat sa One Media Network. Sa pangunguna ni Asia's pole vault king EJ Obiena, ibabandera ng 12 atleta ang pangalan ng Pilipinas sa 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China. Kabilang sa mga lalaro ay ang podium finisher na sina hurdler Robin Brown at long jumper Janri Ubas. Samantala, inilabas na rin kamakailan ang Final 12 ng Gilas Pilipinas
na pinangungunahan ni na Justin Brownlee, Angelo Kwame, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Terence Romeo, Calvin Abueva, Chris Newsom, Japet Aguilar, Calvin Oftana, Roger Pogoy, Muala Tautua at Jason Perkins. Nakatakdang ganapin sa 23 ng Setyembre hanggang 8 ng Oktubre ang kompetisyon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, oportunidad ng Maharlika Investment Fund binuksan ni PBBM sa 10th Asian Summit. Mga Pilipino sa Libya ligtas matapos tumama ang bagyo. DICT titiyaking magagamit ang National Digital ID bago matapos ang taon. DBM inanunsyo ang pamamahagi ng performance-based bonus sa mga kawanin ng pampublikong paaralan. Dole Central Visayas Wage Board inaprubahan ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Team Philippines aarangkada sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/onemedianetwork. Ako si Danny Zalopez at ito ang News Force.